Another Taal Volcano episode na naman tayo mga buddy. Once again, pag-uusapan natin ang isang eruption ni Taal Volcano. So kamakailan, pinag-usapan natin itong 1965 to 1977 Tabaro eruption. So ito ay tinuturing na pangatlo sa pinakamalakas na eruption ni Taal. Then yung pangalawa ay itong 1911. Kung may pangatlo, may pangalawa, syempre may nangunguna. Ito yung tinaguriang the most destructive eruption ni Taal Volcano. Pero bago natin puntahan yan, i-update ko muna kayo dito sa Feebox para malaman natin kung meron bang mga tremors na nangyari, may mga volcanic earthquakes, habang kumakain tayo ng Lays, not sponsored. Okay, nandito na tayo ngayon sa website ng Feebox dito sa kanilang Volcano Bulletin. At meron tayong bagong napansin dito sa kanilang bulletin. Itong sa Taal Volcano ay meron ng translation sa Tagalog. Wow, that's great ha. Pero dapat pati na rin dito sa mga vulkan na nandito kagaya ng Mayon, ng Bulusan, ng Canlaon para mas lalong maunawaan ng mga nagbabasa itong kanilang mga inilalabas araw-araw na bulletin tungkol sa mga active volcanoes dito sa Pilipinas. So kahapon February 24 nagkaroon ng isang volcanic earthquake at merong 2 tremor episodes na may duration na 3 to 6 minutes. Puntahan natin yan mamaya sa ating ginawang chart. So puntahan natin itong February 25 today at alam natin kung ilan na bang tremor episodes na nangyari. Wow! Biglang tumaas na naman ang tremor episodes mga buddy. Nag 69 ha? Then 1 minute to 61 minutes or isang oras mahigit itong kanyang duration. So bumaba na nung isang araw, kahapon, dalawa lang. Tapos ngayon tumaas na naman. Thermal anomaly kung meron sa Meroba. So dito sa Pilipinas yung pinatubo ang meron. Then tingnan din natin ditong Taal. Okay, so ito na yung latest sa Taal Volcano reading ng Mirova. So February 25, 5:45 AM. So nasa mga alas 10 ito ng umaga sa atin. So last February 23 nagkaroon siya ng thermal anomaly na 3 megawatts. Then dito sa 24 kahapon nagkaroon ng 2 megawatts. As of today, February 25 wala namang naitala. Pero kung mapapansin nyo itong ating screen dito sa part na to, nasa 0.75 yung kanyang reading. So ibig sabihin nito ay talagang inflated si Taal. Ito naman yung kanyang satellite image. So bukod tangi dito sa kanyang surroundings na talagang siya yung madilaw lang oh. Yung buong lawa ay deflated. Itong dark blue color, pati na rin itong Balayan Bay, pero yung kalupaan mapapansin niyo na may pagdilaw, pero itong mismong Taal Volcano Island talaga ang matindi. So ngayon ito yung ating Taal Volcano activity sa chart. Ginawa natin to buhat nung nagkaroon ng 41 volcanic earthquakes. Then nawala nga. Then pumalit naman itong volcanic tremors na to. So pinakamataas ay 98. Then ito na yung latest, 69. Then meron na rin siyang 2 megawatts na thermal anomaly. Ngayon, ito naman yung dedicated na chart para sa ating volcano tremor. So noong February 16, yung pinakamataas na naitala ay 98. Duration ng 5 minutes to 12 minutes. February 17, 69, duration 1 to 5 minutes. Then itong 91, 1 to 5 minutes, 9.7 seconds and 0.8 seconds. Then 17, February 21, February 22, 6. Then wala nung February 23, then February 24, nagkaroon ng tremor episodes na 2. At ito na nga yung latest, 1 minute to 61 minutes. So dahil napapansin ninyo na may pagtaas, may pagbaba nga itong ating mga tremor episodes, hindi naman ibig sabihin yan ay puputok na ang Bulkang Taal. Maaaring tumataas yung kanyang activity, maaaring nagkakaroon ng pagtaas yung magma, pero hindi lang naman ito yung isa na pwede na pagbatayan para pumutok ang isang bulkan. Napakarami pang mga precursor. Bago natin talakayin yung ating 1754 eruption, tingnan natin itong illustration na to. So kung ito yung ating isang bulkan, mapapansin mo dito yung kanyang magma conduit o yung daanan ng magma. Then ito yung magma chamber. Itong seal, ito yung horizontal layer na kung saan nandun yung magma. Then itong puting linya na to, itong diagonal line na to, ito yung isang fault. Ito yung mantle, ito yung crust. Paano nangyayari to? Siyempre yung magma mainit. At habang umaakit ito, iniinit ito yung gas, yung tubig, at maging yung palibot nito yung lupa, yung mga bato. I-simulate natin na ito ay yung Taal Lake, no?
ito yung mismong main crater. So may fault line ngayon dun sa ilalim, or may fissure, or may gitak doon sa ilalim ng main crater. So yung tubig na nandito, yung iba dyan, papailalim dito sa may fault line. At kapag na-reach niya yung magma chamber or yung conduit, so syempre maiinit yung tubig, at yung mainit na bahagi ng tubig tataas uli yan. At yun ang magpapainit naman dito sa surface, dito sa tubig na nandito sa lake. Ganun ang nangyayari kay Taal. So sana malinaw yan sa inyo. Dumako na tayo ngayon dito sa ating pag-uusapan sa 1754 eruption. Ito yung tinatawag na Great 200 day eruption ni Taal. Pahapiyawa natin mamaya yung 1749, then dito sa 1754. Pero ipakita ko muna sa inyo itong sinasabi dito. Taal Volcano's greatest recorded eruption, which lasted from May 15 to December 12. Ganun katagal. The eruption caused the relocation of the towns of Tanawan, Taal, Lipa, and Sala. The Pansipit River was blocked, causing the water level in the lake to rise. May isang pari na Agustino ang nakapagkwento ng detalyado dito nga sa nangyari sa 1754. At hindi lang 1754 eruption ang naikwento niya, pati na rin yung 1749. Yun yung ating pag-uusapan dito para mas malinaw sa inyo yung aking sinasabi. At nabanggit nga rin dito na nagkaroon ng relocation ng towns ng Tanawan, Taal, Lipa, and Sala. Naalala nyo ba, lalo na kung ikaw ay isang Batanggenyo, kapag mayroong kayong isang grupo na nagtatrabaho or sa isang klase, minsan sinasabihan nyo, uy, yung mga taga-Tayuman dyan, yung mga taga-Tanawan dyan. So, nandito na tayo ngayon sa Volcano Cafe. Ito lang kasi yung nakita ko na mayroong translation ng isinalaysay ni Padre Buencochillo itong 1749 eruption at saka itong 1754. So, for info, itong 1749, ito ay priato-magmatic at meron itong Volcanic Explosivity Index na 4. At ang 1754, ito ay yung Plinian at ito ay may VEI-4 din. So, 1749, itong si Father Buencochillo, siya yung parish priest ng Sala. At after 5 years, nalipat siya ngayon sa Taal. Silipin din natin mamaya yung Google Earth upang sa ganun makita nyo yung dating lokasyon ng Tanawan at yung mga lugar na kung saan ay nagkaroon ng relocation. So sa 1749 eruption, ito yung kwento niya, no? At about 11 of the night, I had noticed a rather extensive glare over the top of the island. So may napansin si Padre Buencochillo na isang pagkislap or isang maliwanag na bagay sa mismong isla. So hindi niya alam kung ano yon, kasi siguro first time din niya na makakita ng ganito eh. Hindi niya binigyan ng atensyon, natulog siya, nagpahinga siya. At dumating itong madaling araw, bandang alas 3, nakarinig na yon sila ng mga pagputok. Nang akala nila, itong mga pagputok nito ay galing sa barko na galing sa Mexico. Kasi tradisyon daw yon na pag may dadating na barko, so magpapaputok itong nasa barko bilang paggalang sa Our Lady of Kaysasay. So nung lumiwanag na, nakita na nila itong column of smoke. Itong 1749 at saka 1754 sa main crater to. While several smaller whips issued from other openings. So may mga pag-usok din dito sa mga maliliit na bahagi. Siguro ito yung mga vents na tinatawag. Or baka kasama din dito ang bininti ang malaki. Kasi may isang nakita ko na mapa ay patungkol ito sa 1749 eruption. Bukod sa main crater, yung tinatawag nila na Polo Grande, may isa pa na vulkan na kung saan ay malapit sa main crater ang umuusok din. So nung una, hindi siya makaramdam ng takot kasi namamangha siya sa nakikita niya. Lalo na doon mapansin na may mataas na kolum ng buhangin at saka nitong abo na gumagalaw sa tubig. Tapos nagkokorte itong pyramid. Sinasabi niya dito, sumaring itong nakikita niya ay pyroclastic surge or yung base surge. So alas 3 nila narinig itong mga pagputok, then nung magliwanag nga nakita na nila itong column of black smoke at itong mga base surge ay tumagal ng alas 9. So nakaramdam na rin sila ng paglindol at napilitan na rin sila na lumikas. Pumunta sila sa mas mataas na bahagi ng Sala. During these terrible convulsions of the earth, fissures opened in the ground amid horrifying roars, said fissures extending from the northern and northeastern beach of the lake.
as far as the neighborhood of the town of Calamba. Yung northern and northeastern beach of the lake, ito na yung part ng Laurel, yung northern, at parte ng Talisay. Ito yung tinutukoy niya dito. So dumako tayo ngayon dito sa 1754 eruption. Sa pagpapatuloy ng pagkukwento nito ni Padre Buencuchillo. So after ilang years, ito na naman. So 1749 kanina yung kanyang kinukwento, ito na naman. So nung ikinukwento niya ito, sa palagay ko, nasa may San Nicolas area na siya. Una siyang na-station sa Sala, then after 5 years, sa Taal. So yung Taal, nasa San Nicolas dati. So on May 15, 1754, at about 9 or 10 o'clock in the night, gabi to ha, gabi, the volcano quite unexpectedly commenced to roar and emit sky-high formidable flames intermixed with glowing rocks which falling back upon the island and rolling down the slopes the mountain. So kitang-kita nila kasi gabi nangyari yung pagbuga ng apoy nitong ating Taal volcano sa main crater uli ito. And it created the impression of a large river of fire. Buhat sa kanyang mga dalisdis o sa slopes niya, nakikita nila yung paggapang ng lava. During the following days, there appeared in the lake a large quantity of pumice stone which had been ejected by the volcano. Part of this ejecta had also reached the hamlet of Bayuyungan. So nasan ba yung Bayuyungan? Ito yung nasa part ng Laurel, sa na northwestern part ng Taal Lake. The volcano continued thus until June 2. So from May 15 na, June 2 na. From the said 2nd of June until September 25, almost 5 months na. Walang tigil ang pagbuga ng apoy. Ganun katindi itong eruption na to. During the night of September 25, the fire emitted was quite extraordinary and accompanied by terrifying rumblings. The strangest thing was that with the black column of smoke issuing from the volcano ever since June 2, there frequently formed thunderstorms and it happened that the huge tempest cloud would scarcely ever disappear during 2 months. Kaya napakatindi ng pinagdaanan ng ating mga ninuno, ng mga Batanggenyo na nakatira dyan sa malapit sa Taal Lake. So napilitan na naman silang lumikas kasi natatakot na rin sila na itong kanilang mga tinitirahan, itong simbahan, bumigay na dahil nga sa bigat na nung bubong niya. After this, the volcano calmed down considerably. Ayun. So September 26 yon. Then November 1, ito na naman. Taal resumed its former fury, ejecting fire, rocks, sand, and mud in greater quantities than ever before. So mas matindi uli. Nagpahinga lang ng halos isang buwan kasi September 26 yung ating last na i-describe, yung kanyang kinukwento eh. Ngayon November 1, bumanat na naman si Taal. Then November 15, mga malalaking bato naman ang kanyang ibinuga at nakikita ito na gumugulong sa kanyang slopes. So kung bibilangin daw or kung susukatin yung ibinuga na ni Taal buhat noong May at dumaan ngayong ilang buwan, mas matindi din nangyari noong November 28. The 1st of December broke somewhat clear and their eyes contemplated everywhere ruins and destruction. The layer of ashes and mud was more than 5 spans or 1.10 meter thick. Talagang nalubog sila, no? So afterward, I resolved to visit my town of Taal. So pumunta ngayon siya sa San Nicolas. At doon na niya nakita na talaga yung kanilang simbahan ay nasira na. Tuluyan ng bumigay. Ito na yung ruins of old Taal Church na makikita natin sa San Nicolas. So itong last paragraph, thus the beautiful town of Taal remains a deserted wilderness and reduced to the utmost misery. Then sa pinakalast, the worst of all is that the mouth of the river Pansipit having been blocked, the lake is rising and invading the towns of Lipa and Tanawan and both being on the lowest level and inundating their buildings. All the animals of whatever kind have perished, some of by being buried, others by drowning, the rest by starving. The same fate as Taal has befallen the towns of Lipa, Tanawan, and so much of Sala as still existed. So, yan po yung kwento ni Padre Buencuchillo sa nangyaring 1754 eruption. Ngayon, tingnan natin itong mapa na to na dito ay makikita kung saan yung mga lokasyon ng mga bayan
na nagkaroon ng matinding pinsala itong dito sa northern portion, itong Old Tanawan. At nandito yung Talisay, ito yung Mount Sungay. No? So nasa paanan siya ng Mount Sungay. Lumipat sila dito sa Sala, o ito na ngayon yung tinatawag na Bañadero. So para mas malinaw, ipakita ko sa inyo ngayon itong pangalawang mapa. Ito na ngayon yung mga bayan na nagkaroon ng relocation. Itong Tanawan, itong Taal, itong Bawan, itong Lipa. So dito, ito yung first na location ni Tanawan. Buhat nung ito ay tinayo noong 1584. So alam nyo ba na itong Tanawan, nung nandito siya sa first location niya, meron silang watchtower. Yung binabantayan nila dito sa watchtower ay yung mga paparating na mga dayuhan, lalo na yung mga Moro na sumasalakay. Kaya nga tinawag na Tanawan eh. Tanawan or Tingnan. So yung pala ang history nung lugar na yan, nung pangalan ng Tanawan. So ito ay nasa malapit dito sa may Buko, then ito yung Balas, ito yung Talisay. Tingnan natin yung mismong location nitong kanilang unang lugar. Mapapansin nyo rin yung Lipa. Mula dito sa may malapit sa Tagbakin, nakalimang lipat sila. Itong Bawan, ganun din. Nasa malapit pa sa Mount Makulot noon ang Bawan. Din itong Taal, nasa Balongo nung una, tapos lumipat sila dito sa may malapit sa lake or dito sa may San Nicolas. Then after nga ng 1754 eruption, bumalik sila dito sa may malapit sa may Balayan Bay. Ito na yung present location nila. So punta tayo sa Google Earth at silipin natin itong Taal Volcano. Taal Volcano. Yan na, ang Taal Volcano. So saan ba yung sinasabi na Old Tanawan? Kung dito sa lumang mapa na to, mapapansin nyo yung hugis na to ng mainland. Ikukumpara natin dito sa Google Earth, nandito siya sa part na to. So silipin natin yung mga pangalan ng lugar. Yan. Okay. Ito na ngayon siya. So ito yung Buko, ito yung Balas. So 'di ba may nakalagay dito Balas, ito yung Buko. So maaring nasa parting ito ng mainland, itong paanan mismo ng Tagaytay Ridge, ito or Mount Sungay. Nabanggit ko kanina na yung mga taga-Tanawan, yung nandito, meron silang watchtower. So may simbahan yon. Ayon dito sa kasaysayan, itong Old Tanawan Church Ruins, ito ay makikita sa property ng Club Balay Isabel. So ito yung kanyang ruins. So mga tipak na bato na lamang yung makikita natin. Then may nahukay din na mga human remains. Ito. Then after ng 1754, lumipat sila dito sa may Bañadero. Ito. Itong Sala. Then, siguro, inabot pa rin ng tubig. Yung taga dito sa Sala, at saka dun sa may Tanawan, sa unang lokasyon nila, lumipot na ngayon dito sa present location nila. Dito sa may malapit sa Mount Makiling. So, yun po yung history ng 1754 eruption ni Taal. The greatest recorded eruption ni Taal. At ito ay sa main crater. Ha? So 1749, 1754 main crater, 1911 main crater. Ibig sabihin lang, matitindi yung mga naging pagputok sa crater na yan. Kaya hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. At marami nagtatanong din, kung kailan ba talaga puputok, walang nakakaalam. Pero kung ang mga ipinapakita na precursor ay nandyan na lahat, so it's time na itong mga tao ay mag-isip para sila ay lumikas. Sa ngayon, ang sinasabi ng Feebox, walang
mga tao dyan sa permanent danger zone or dito sa may Taal Volcano Island. So pinalikas na yan. Pero itong mga tao na nasa paligid ng lawa, nandyan pa rin. Pero once na magkaroon ng pagtaas ng alert level, from alert level 1 to alert level 2, ayan na. So yung iba, bilang pag-iingat na rin, pinangunahan na nila. Hindi na sila tumitira dun sa mga bahay nila na malapit sa lawa. Nakitira muna sila sa kanilang mga kamag-anak para at least magkabiglaan man, hindi na sila magagahol sa oras. Kasi ang kalaban talaga dito ay yung blizzards. Napakabilis pa naman yan. Ilang minuto lang nandun na yan sa mismong baybay lawa. Sana po may natutunan tayo at naibalik natin kung ano yung nangyari noong panahong yon. Mabuti na nga lamang at ito ay naitala ni Padre Buencochillo. Napakalaking bagay nito para sa mga eksperto at napakalaking bagay nito para sa mga kagaya natin na ganito pala ang nangyari sa kasaysayan ng pagputok ni Taal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakipindot na subscribe button, pati na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito yung Supremo. See you next time, mga buddy.